Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. O na sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, mga ka-campaign, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about ito sa nasabing pag-piyak o pagsigaw o Las Cañas ho mga ka-action. So may napanood nga po ako na video dito kay Ma'am Shelo Magno na kung saan isinishare niya ang naging pahayag ni Arturo Las Cañas laban kay dating Pangulong Duterte ho mga ka-action, at dito sa sinasabing Michael Yang mga ka-action, no. At isa pala ito si Duterte na may-ari ng alam nyo na ho mga ka-action, maririnig nyo naman po mamaya sa ipapakita ko po o ipapanood ko po na video sa inyo ho mga ka-action. So kung totoo man po ito, kailangan po talaga na maimbestigan ho ito mga ka-action. Abay, daig pa po ni Duterte ang kanya ang kwento, daig niya pa ang parang Netflix ho mga ka-action. Daig pa ang kwento ng Netflix kung totoo po ito. Pero gaya nga ho natin, may batas ho tayo na kailangan po imbestigahan. At napaka-importante po talaga ng International Criminal Court na sila ang mag-imbestiga ho mga ka-action. So, bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. Sa basahin niyo po itong article ng Vera Files na sinulat ni Antonio Montalvan tungkol sa interview niya kay Arturo Las Cañas. Sinabi po ni Las Cañas na Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. Kung maaalala niyo po, si Las Cañas yung dating police officer na taga Davao at sinasabing miyembro ng Davao Death Squad. Sa interview na to, binanggit po niya na si Duterte mismo ang may-ari ng ilang shabu laboratory sa Davao. Binanggit din niya kung paano ba nagkaroon ng link si Duterte at si Michael Yang sa drugs. Kung maalala nyo rin po, itong si Michael Yang, yung Chinese na in-appoint ni dating Pangulong Duterte na Presidential Economic Advisor at nag-i-invest daw sa Pilipinas. Si Michael Yang din daw ang link kay Duterte nitong Pharmaly. Yung maaalala nyo, yung involved sa multi-million peso pandemic contract ng DBM na controversial din. Okay? Kinuwento din po niya na minsan daw ay nagkaroon ng raid doon sa isang shabu laboratory ng PDEA at sa takot ni Duterteng magsalita. Pina-turn over yung 11 Chinese nationals na nahuli doon sa shabu lab at inutos daw ni Duterte na patayin yung mga workers, pati na rin yung chemist nung Shabu Laboratory. Okay? So ito po yung mga bagay na dapat talaga maimbestigahan ng local na court natin or ng ICC. Siyempre, para fair din naman kay Pangulong Duterte na patunayan na hindi nga totoo itong mga sinasabing to. Kasi kung totoong ito, ito na siguro ang pinakamalaking budol sa kasaysayan ng Pilipinas. Biruin nyo naman, yung champion daw ng pagtanggal ng drug addiction sa Pilipinas ay nagkataong siya din daw ang drug lord of all drug lords, no? Pang Netflix ata yung kwentong ito, parang kay Pablo Escobar. Talo pa si Pablo Escobar kasi si Pablo Escobar congressman lang, ito presidente. Kung maalala nyo, ito rin yung sinimulang imbestigahan na noon ni Senator Leyla de Lima. Pero kung maaalala nyo rin, anong nangyari kay Senator de Lima, pinakulong at napatigil yung investigasyon na to. Pero sa tingin ko, para sa kapanatagan at kapayapaan ng isipan ng lahat, lalong-lalo na ng publiko, ito po talaga ay kailangang maimbestigahan para malaman natin kung ano ba ang katotohanan sa issue na si Duterte daw ang biggest drug lord sa Southern Philippines. So yun na ho mga ka-action, mga ka-campaign, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang ano ni Ma'am Shelo Magno ho mga ka-action.
Alam nyo mga ka-action, kung totoo man ito ha, hindi pa naman natin ina-assure kasi ito po ay magbibis pa po ito sa investigasyon. Huwag ho muna tayo maniwala sa isang testigo ho. Pero kung sakaling magkatotoo man po ito ang lahat ng sinabi o sinalaysay ng dalawang testigo, eh dapat ho talaga managot dito si dating Pangulong Duterte. At para magiging patas nga ho, para mabigyan naman na ng pagkakataon na makapagpahayag ito si Duterte at madipinsahan kung ito po ba ay totoo o hindi totoo, eh kailangan niya po magdipinsa sa korte kung sakaling magsimula na ho ang nasabing investigasyon. So hindi pa naman natin pinaparatangan o hinahatulan ito si Duterte ho mga ka-aksyon. Pero ito po ang mga taong ito, lalong-lalo na si Arturo Las Cañas na isa sa mga ano ng death squad at kaibigan ni Duterte, eh hindi naman po siguro ito gagawa-gawa ng kwento kung hindi ho totoo. Pero gaya ng sabi ko, kailangan pa rin imbestigahan. At kung magkatotoo man po ito ang lahat ng ito na paratang ni Las Cañas laban kay Duterte, eh ang masasabi ko lang po, dinaig pa ni Duterte ang kwento ng Netflix. At kulang pa ang kanyang buhay para bayaran ang lahat ng kanyang kasalanan. Dapat ho talaga pananagutan pa ito ni dating Pangulong Duterte kung sakaling magkatotoo at mapatunayan ang mga nasabing paratang. So sa ngayon, under investigation pa ito at magsisimula na po itong mga ka-action. Hanga din po natin na magkaroon ng totoong katarungan ang mga taong nawala ng mahal sa buhay nung pinatupad ang war on drug ni Duterte. Kaya naman pala, walang nahuhuli ng mga malalaking isda sa nagayang nasabi ng mga drug lord na yan, nasabi niya lilinisin niya. Eh kung sakaling totoo man ito, marami ho talaga ang nadamay ng mga inosente nung panahon na pinatupad ang war on drug. Pero tulad ng sabi ko, makinig ho tayo sa investigasyon. Aabangan ho natin ang mga susunod na mga eksena o anuman ang mangyayari sa nasabing investigasyon ng ICC or mga ng gobyerno natin kung sakaling magsimula na ho ang investigasyon laban dito kay Duterte ho mga ka-aksyon. So sa ngayon, tayo po ay magmasid-masid muna kung ano po ba ang lagay ng sitwasyon ng kasong ito na kinasasangkutan ni dating Pangulong Duterte. So yun lang ho mga ka-action, mga ka-camping vlog, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone.